Hello guys, dito na tayo ngayon sa perimeter and area of rectangle. Okay, so ano mo na yung rectangle? Meron siyang length, meron siyang width, na? Isa sa mga katangian niya ay meron siyang two parallel lines, na? Okay, so kung ganun, pag meron tayong ganyan na rectangle, automatic, kung dalawa lang yung given niya, pareho lang sila ng haba. Okay? So length and width ni rectangle, no? Automatic lagi yung length yung mas mahaba. Tapos yung width naman yung medyo shorter. Tapos yan, syempre, perpendicular yan. Perpendicular, perpendicular, okay. So, kukunin natin yung perimeter and area. So, sa perimeter, no? Ibig sabihin ng L, length, sabihin ng W, width, 2L plus 2 width. Pag perimeter, ang kailangan natin laging kunin is yung itong haba na itong mga lines na yan. Kunyari, straight siya, no? Sa drawing natin, medyo hindi. So, ang gagawin lang natin, pwede natin diretsyong i-add na lang yan para makuha natin yung perimeter niya. So, 3 plus 3 plus 4 plus 4 perimeter. 3 plus 3, 6, plus 4, 10, plus 4, 14. So, units lang na wala tayong nilagyan na kahit ng units. So, ganun lang. Or, kung length at width lang naman yung given, pwede naman natin shortcutin dito. Ano? So, perimeter daw is, ganun, malabay sulat. Perimeter equals 2, length natin 4 plus 2 times yung width natin. 2 times 4, 8 plus 2 times 6 equals 14. So, pareho lang, no? Okay. Ayun yung pagkuha ng ating perimeter. 2 length plus 2 width. Or, ipag-add lang natin lahat, ano? So, next, paano naman yung kanyang area? So, sa area daw, madali lang naman daw. Length times width lang. No? So, area. Length times width. Ano yung length natin? Automatic. Ayun na, palatandaan natin yung mas mahaba lagi yung length. Okay? So, kung pareho sila, hindi, ano siya, no? Rectangle. Ay, ano siya, square siya. So, kung ganyan, mas mahaba, edi rectangle siya. Okay? So, length natin is 4 times yung width natin 3. Equals 12. Okay? So, ganun lang kasimple yun pagkuha ng atin. Tapos, yung units natin, syempre, ano yan? Area. Lagatin ng square. Units. Okay? So, ganun lang. Pag mayroong meter, kunyari, meter yung given natin, meter squared naman. So, ganun lang yung pagkuha ng ating perimeter and area of a rectangle. Given yung ating length and width. Yun lang guys, please subscribe to our channel kung may natutunan kayo. Thank you guys, love you.